Hey, so magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to our channel, Sir Lopez Vlog. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang crime na treason. Mahalaga ito sa mga estudyante na naka-enroll sa Criminal Law Book 2. Okay? So, ang treason ay makikita natin sa Article 114 of the Revised Penal Code. So, ano ba ang crimen na ito? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Okay, so treason under Article 114. Let us read. Article 114, treason. Any Filipino citizen who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere, shall be punished by reclusion perpetua to death and shall pay a fine not to exceed 100,000 pesos. So yan, maliwanag ang first paragraph ng Article 114 kasi ang ibig sabihin ng treason, it is a breach of allegiance to the government. Okay? Kapag sinabi naman nating allegiance, we are referring to our obligation of fidelity and obedience. So dapat bilang isang Filipino citizen, obligasyon natin na maging matapat sa ating sariling bansa. Okay, kung sakali man na tayo ay tumalikod dito, nag-traidor dito sa ating sariling bansa, ang pwedeng ikaso sa atin ay treason. So there are two ways to commit this crime. Number one, levies war against the Philippines. Ano bang ibig sabihin ng levying war against the Philippines? Levying war means there must be an actual assembling of men. So, ibig sabihin, ang akusado dito, kasama ng iba pang mga miyembro, ay nagbumuo ng isang grupo. That is mean by actual assembling of men. Pangalawa, the purpose of this organized group is to execute a treasonable design. So, ito ang ibig sabihin ng levying war against the Philippines. Dapat magkaroon ng pagtitipon ang isang grupo o kaya magkaroon ng actual assembly of men. And this assembly of men has the purpose of executing a treasonable design. Ang intensyon ng grupong ito ay para labanan ang ating bansang Pilipinas. Bilang isang Filipino citizen, tulad ng nasabi natin kanina, obligasyon dapat natin ang maging matapat. Ngunit sa pagkakataon ng digmaan at tayo ay pumanig sa kalaban sa pamamagitan ng pag-assemble ng mga tao upang labanan ang ating gobyerno at i-deliver sa enemy ang ating bansang Pilipinas, ito ay maliwanag na isang krimen na treason. Take note, the treasonable design, that is to deliver the Philippines to the hand of the enemy. Okay? Kung ang grupo na nabuo ay hindi naman purposely to deliver the Philippines to the enemy, ang gusto lang ng grupo na ito ay para mag-establish ng other government, ito ay hindi naman crime na treason. Ang crime dito ay rebellion. Okay? So take note, para treason ang isang krimen, dapat ang intensyon ng pagbuo ng mga grupo na ito ay para ibigay sa kalaban ang ating bansang Pilipinas. Yan ang tinatawag nating treason. Kung sakali man na ang purpose naman ng grupo na ito ay para mag-establish ng panibagong gobyerno, ito naman ay isang klase ng rebellion. Hindi ito treason. Take note, kapag sinabi natin levying war, dapat ang intensyon ng grupong ito is to deliver the Philippines to the enemy. Okay? So ang treason kasi, ang ibig sabihin nito is pagtataksil sa sariling bansa o kaya ay pagtraidor sa sariling bansa. Okay? That is meant by breach of allegiance to the government. Second mode is adheres to the enemies, giving them aid or comfort. So, isa iba naman itong paraan na ito.
Ang pangalawang paraan na ito ay hindi para bumuo ng isang grupo. Ang paraan na ito sa pangalawa ay nakikisimpatya tayo sa kalaban ng gobyerno. We adhere to the enemies. Pangalawa, we give our enemies aid and comfort. So, ibig sabihin, tumutulong tayo sa kalaban. Kaya imbis na Pilipinas ang ating pagsimpihan, kalaban ang ating tinutulungan at nakikisimpatya tayo sa ating mga kalaban. Ito ang ibig sabihin ng adheres to the enemy. Halimbawa, tayo ang silbing tagaluto ng mga tropa ng ating mga kalaban, tayo ang tagagamot sa kanilang mga sugatang mandirigma, at kung sila ay nalalagasan, nakikisimpatya tayo sa kanila. Ito ay isang example ng adherence to the enemies. Binibigyan natin sila ng mga vital information, okay? So, tinutulungan natin sila para ituro yung mga vital facilities dito sa Pilipinas para tuluyan ng matalo ang bansang Pilipinas. So, this is what we call adherence to enemy. Hindi nga tayo bumuo ng grupong lumaban sa gobyerno, pero tumutulong naman tayo sa kalaban sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon sa ating kalaban. I repeat, this is a kind of adherence to the enemy. This is the second mode of committing the crime of treason. Take note also the second element, that there is a war in which the Philippines is involved. Ibig sabihin, ang treason na krimen ay pwede lamang ipataw sa isang akusado in case of war. So, dapat magkaroon muna ng digmaan na kung saan ang bansang Pilipinas ay kasali rito para ang isang Filipino citizen ay pwedeng kasuhan ng treason. So, ibig sabihin, kung walang digmaang nagaganap, wala rin krimen na treason. This is what we call war crimes. Ito ay krimen lamang na pwedeng mangyari in times of war. Okay, paliwanag. Kung walang digmaan, hindi mangyayari na magkaroon tayo ng krimen na treason. So that is all about the first paragraph of Article 114. Okay? So we will going to repeat it again. Number one, the accused must be a Filipino citizen. Number two, he levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid and comfort. Number three, that this treasonable design is committed in the Philippines or elsewhere. So, ibig sabihin, ang akusado dito sa treason ay hindi nangangailangan na dito sa Pilipinas niya ginawa ito. Pwedeng ginawa niya ito sa abroad. Kahit nasa abroad siya, wala siya sa bansang Pilipinas, pwede pa rin siyang makasuhan ng treason kung sakali man gumawa siya ng mga bagay na pinagbabawal dito. Halimbawa, habang siya ay nasa abroad, tinutulungan niya ang mga kalaban ng Pilipinas para tuluyan ng matalo ang bansang Pilipinas. So kahit wala siya dito sa bansang Pilipinas, sakop pa rin siya ng ating batas at dapat lamang na siya ay managot sa crime of treason. The penalty for the crime of treason is reclusion perpetua to death. Okay? Since wala nang death penalty ngayon, automatically ang maximum penalty to be imposed against the accused in this crime is reclusion perpetua without the benefits of parole. Yan ang pinakamabigat na pwedeng ibigay na parusa sa mga taong nagkasala sa crime na treason. So what is the duration of reclusion perpetua? The duration of reclusion perpetua is 20 years in one day up to 40 years. Yeah. So that is the term of imprisonment of reclusion perpetua. Ano naman ang civil liability nito? O magkano naman ang civil liability na sinasabi ng batas? That is
to pay a fine of not exceeding 100,000 pesos. Okay, so let's proceed to second paragraph. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses, at least to the same overt act, or on confession of the accused in open court. So, dalawang paraan para mapatunayan ang crime na treason ito. Una, ito yung tinatawag nating two-witness rule. Dapat dalawang testigo ang magpapatunay sa isang overt act of treason. Halimbawa, yung isang witness, nakita niya yung grupo ng mga armado na sila ay nagbababa ng armas sa isang pampang sa tabing dagat. Yung pangalawang, tumitestify naman siya na nakita niya yung mga armado na nakikipagbarilan. Meron na ba tayong dalawang witness sa treason? Wala. Kasi pagkaiba sila ng testimonya when it comes to an overt act of committing treason. Dapat, okay, so pasensya na nagbago tayo ng position kasi malakas itong ulan at hangin kasalukuyan kasi nananalasa yung bagyo ngayong buwan na ito, the first typhoon in the month of June. So we see to it na safe yung ating lokasyon kaya medyo naantala kaunti yung ating ginagawang discussion. Okay? I'm not aware kung anong pangalan ng bagyong ito. Paki-mention niya sa ating comment icon sa mga estudyante natin o mga viewers natin. The first typhoon. Okay, so yun na nga. Dapat ang testimonya ng dalawang testigo ay magkapareho, ay ayon sa kanilang nakita, respecting only on a single overt act. Dapat dalawang testigo na nakakita na yung mga armado ay nagbababa ng armas sa may pangpang. Okay? That is one overt act of treason. Dapat dalawa ang testigo para sa sitwasyon na ito. O kaya, dalawa ang testigo na nagpapatunay yung mga grupo na to ay nakikipagbakbakan sa ating mga tropa. Okay? So yan ang ibig sabihin ng two witness rule. Okay, magka-ugnay ang kanilang testimonya particularly to a single overt act of treason. Pangalawang paraan para mapatunayan ang krimen na ito is the confession of the accused in open court. Ibig sabihin, umamin yung akusado mismo sa loob ng korte. Okay? Ito yung pangalawang paraan para mapatunayan yung crimen na treason. Ang akusado ay napaamin sa kanyang ginawang pag-commit sa crime na ito. That is what we call confession. Okay? So, ang inaamin niya dito dapat yung crimen, hindi yung sitwasyon. Okay? Kasi magkaiba yung word na admission saka confession. And confession kasi is referring to acknowledgement of guilt. Okay? Okay, so let's proceed to the third paragraph. Likewise, an alien residing in the Philippines who commits acts of treason as defined in paragraph 1 of this article shall be punished by reclusion temporal to death and shall pay a fine not to exceed 100,000 pesos as amended by Section 2 Republic Act number 7659 which took effect on December 31, 1993. So ayan, hindi lang Filipino citizen ang pwedeng kasuhan sa crime of treason. Pwede rin yung resident alien. Paglilinaw lamang po yung salitang alien dito ay hindi yung mga nakasakay sa mga UFO. Ang salitang alien dito is referring to a foreigner.
Okay? Not a Filipino citizen residing in the Philippines. Mga foreigner na nakatira dito sa Pilipinas ay pwede rin kasuhan ng reason kung sakali man ginawa nila itong dalawa nito. Ulitin natin, levying war against the Philippines. Number two, adherence to enemies, giving them aid and comfort. Okay, so take note, a foreigner can also be charged of treason. At ang penalty nila, medyo mas mababa nga lamang, ang penalty nila ay reclusion temporal to death. Okay, since sabi kanina, wala na lang penalty na death, ang magiging maximum penalty nila is reclusion temporal. Ang duration ng reclusion temporal, take note sa mga hindi pa nakaalam, 12 years in one day to 20 years. So, mas mababa nga lamang ang kanilang penalty kumpara sa Filipino citizen. Okay, so bago tayo magtapos, mag-iwan tayo ng counting katanungan para sagutan ninyo. Ilagay sa ating comment icon yung mga sagot ninyo sa tanong na ito. Okay, we will give a certain situation. Halimbawa, si Tomoyuki Okinawa is a Japanese citizen but residing in the Philippines. Okay, itong si Okinawa ay nagbakasyon sa Galaxy Republic. Okay, sabihin na natin isang itong bansa tulad ng Pilipinas. Sumakop ngayon ang bansang Galaxy dito sa Pilipinas at tangka itong agawin. So our Congress declares a defensive war against the Galaxy country. So karoon na ng engagement, okay? Paliparan diyan ng missile, okay? Pinadala nila yung kanilang missile dito sa ating bansa. Of course, meron naman mga Iron Dome tayo para intercept ang kanilang mga missiles. Sinugod nila ang kanilang ground troops. Of course, sinalubong din natin. So, magandang laban. Ngayon, dahil nahihirapan yung Galaxy country kasi malakas ang bansang Pilipinas, tumulong si Okinawa Tomoyuki. Sinabi ni Okinawa ang mga areas na madaling babagsak. Nagbigay siya ng mga vital information kung saan dapat nila ibabagsak yung kanilang mga bomba para mapenetrate nila ang bansang Pilipinas. Ngunit ang kanilang effort ay wala pa rin kasi talagang ang Pilipino talaga is pagdating sa mga ganyang bagay, eksperto na tayo. Kaya natalo ang mga kalaban at naitaboy. Okay? Ang tanong, ito na. Pwede ba natin kasuhan ng treason si Okinawa? Okay? Pakisulat lamang ang inyong nasagot dito sa ating comment icon. Lagyan nyo rin ng counting justification para sa sagot ninyo. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating pagtalakay sa kasong ito. Sa mga susunod na pagkakataon, tatalakay na naman natin ang ibang provision ng Book 2 of the Revised Penal Code. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.